Alam niyo mga boss, balikan ho natin doon sa Bureau of Customs. Ano? Malaking issue pa rin ho ngayon to. At dahil nga doon sa sinasabing word militarization. Ngayon, nagkaroon ng malaking issue rito at talagang ginawa ng issue doon sa salitang militarization. Kay President Digong, natandaan ko dahil pinakinggan ko yung kanyang talumpati. If a floating status, kayong mga walang magawa, kayong mga tumatahimik dyan, na kayong mga parang bulag pipitbingin na dapat natutuluyan na kayo, kasi kayo na lang yung mga pag-asa na dapat nagsasalita. Although takot kayo dahil baka may banta sa buhay ninyo, siguro ganon, o di naman kaya, may kunting katas na medyo katas ng... Siguro, katas ng medyo kasaganahan. Hindi naman katas ng kahirapan. Kaya hindi ka nagsasalita. But listen to this. Yung mga sinasabi ho ng iba dyan, parang word militarization, ibig sabihin, papasukin na, papasukin na mga militar dyan. Pero yung mga technical, yung ibang ifo-floating status, yung mga critical, alam niyo, boss, noon pa ho to, sa panahon ni Gloria, marami na ho sa panahon ni Pinoy, yung inward foreign manifest. Bago pa man dumating yung kargamiento, alam mo na kung saan manggagaling at madaling inspectioning yan. Ang naging problema kasi, hindi ayaw nila i-computerize na real-time na napapanood ho ng mga multisectoral ito'y groups, industries na magmo-monitor dyan. So maraming mga matang makakakita at makikita at mauusisa kung kaduda-duda man yung kargamento kung saan ang lugar na manggagaling dyan. Hindi ho inimplemento . Something is very wrong na kung bakit ayaw nila i-computerization. I-computerization is there, but then again, yung real-time, yung inward foreign manifest na talagang sinasabi na ho natin nung araw pa, iniiwasan ho nila. Yung possibility na may darating na kargamento, na right away from where it's coming from, the point of origin to the point of destination, in transit pa lang, ma-intercept mo na, makaka-alerto ka na ngayon, mahanda mo na, sa laot pa lang sa inspeksyon, o di kaya sa aeroplano, pagbaba, lahat ho. Whether drugs man yan, kontrabando man yan, makikita. Ayaw ho . Ito kayang bago nakaupo, si Guerrero, magagawa niya to. Sir, kung ikay nanonood sa atin ngayon, new Bureau of Customs Chief, the inward foreign manifest is the key. Kahit na yung mga ibang mga Philippine Chamber of Commerce and Industry, pabor dyan . Sa Department of Agriculture, ano pa yung mga ibang departamento? Ang problema kasi sinusulot, ayaw . Dahil yun ho talaga ang kapangyarihan ng sinasabing makurakot at iwalay. Kaya anong napuno si President Digong? Kayong mga nag-approve dyan, kayo na pumiparma, mga buisit kayo, ngayon, tapos ang inyong mga kachokan, inyong mga padrino, ang iingay ngayon. Ngayon, may nagsabi, sige, ayaw yung i-militarize, is i-privatize. Ano ba pagkakaiba ng privatize to doon sa sinasabing government? Parang ang dating, pag nasa gobyerno, grabe ba talaga ang corruption? Na kinakailangan ang mga privado, mas sumusunod sa sinasabing the culture ng sinasabing sabihin na natin yung standard na kinakailangan patupad, yung mga protocols, yung mga guidelines, yung mga operating procedures na dapat masunod, dapat sundin. Ganun lang ho kasimple. Ang dami pang mga kyaw-kyaw. Again, itong word na inintroduce ko sa inyo, inward foreign manifest. Bago pa man dumating, mula sa kalang pinanggalingan, palaot pa lang, o paere pa lang, bago pa man umere yan, malalaman na advance. Kung may suspect ka ba sa mga lugar o bansa na pinanggagalingan, malalaman na agad. Ayaw nga . Bakit kaya? So, titingnan natin sa bagong Bureau of Customs Chief. Kung magagawa niya to, bakit takot kayo sa inward foreign manifest? Bakit takot kayo sa i-computerize real-time? Dapat pati sa opisina ni President Digong may nakatingin doon. May nagmumonitor 24/7. Ito yung mga parang may real-time. Hindi lang doon sa mga kolektor, mga putok sa buhong. Tama! Sana ang kulog at kidlat!